Isa to sa mga pinakamalalakas siguro na performances na napanood ko kay Sinyo. Si Nicky din, malakas yung performance niya dito. Talagang outclassed lang siya no, sa maraming aspeto ni Sinyo dito sa laban na to. So, next. Welcome back to Break It Down. Ngayong araw na to, papanoorin natin ang laban ay mula sa Pakusganay, ginanap sa Davao. Isa rin to sa mga nire-request na battles recently. Ito yung laban ni Sinyo at ni Nicky. Simulan na natin. Nanalo ng coin toss Sinyo. Pinili niyo mauna si Nicky. Tig-dalawang minuto dapat, pero hindi naman tournament battle to. Enjoyin natin to para sa inyo to, Davao City. Pahinga natin. Nakoy t-shirt ihatag. Ihatag na ko ni sa pinaka ang makatag na sa ako ang last words sa akong fourth line game. Last words sa akong fourth line na game. Yo. Sinyo versus Nicky. Sa labang to di ako magpapa-under. Ngayong gabi ako yung Ford na papaslang dito sa Ford na mukhang Sander. Christian Bale, Heath Ledger, mawawala to Malafonger. Ako yung Batman ngayong gabi, tatapusin ko tong rapper! Rapper, rapper, rapper! Hindi ako predictable! Hindi ako predictable! Hindi ako predictable. So dito, ginawa niyang gimmick. Papahulaan niya sa tao yung rhyme. Yung ginawa niyang setup. Ano ba yun? Ford, Sander, tapos hindi multis yung ginamit niya eh. Ano ba yung bagong setup bago niya sinabi na ako yung Batman at ikaw si Joker, kasi syempre gabi tatap Joker na yung kumbaga obvious na rhyme dun, pero iniba niya. Ford na mukhang Sander. Christian Bale, Heath Ledger, mawawala to Malafonger. Fonger. So, isipin mo kung multis, Joker. Pero yung ginamit niya, rapper. Heath Ledger. Heath Ledger daw. Tapos, kakatawang init itong suot ni Nicky. Parang leather yung gamit niya na Batman costume dito. Lalo na yung sa maskara. Tapos parang ano yata to? Parang garbage bag yung ginawa niyang kapa. Sa ganito karaming tao, grabing commitment yung mag-costume ka ng ganito. Ako yung Batman ngayong gabi, tatapusin ko to! Poster ng laban. My gosh. Sa bahay ang daming pumunta. Yung iba bumaba pa galing sa bundok, bitbit, kambing, itik, manok. Para sa iyo lang ipusta. Ang maganda kay Nicky, isa sa mga strong qualities niya, sa mga gagandang qualities niya bilang battle rapper, yung quality nung yung kalidad ng boses niya pag nagra-rap siya. Bukang-buka yung bibig niya, madaling marinig. Tapos galing sa diaphragm, malinaw, hindi niya minamadali. So, kumbaga kung ikukumpara man sa iba na hindi ganun kakomplikado siya mag-lyrics, doon niya binabawi sa delivery niya na napakalinaw. Tsaka sa sense of humor niya. At sabi nila, underdog daw ako sa labang to. Mga bobo! Hindi ako underdog! Underhorse ako! Yung mukha mo, korteng half moon. Letter C. Underhorse siguro kasi lagi siyang inaasar na kabayo. Dog! Underhorse ako!
Yung mukha mo, korteng half moon. Letter C kung titignan. Itong JK ang inspirasyon ni Juan Carlos nung nag-compose siya ng Buwan. Sa ilalim ng butang inang chinyan. Pwede gamiting tuhugan. Pag nagtabi kayo ni Tats, tawag doon, magkatsin kahulugan. Tapos, sobrang tulis pa niyan. Kaya napagkakamalan tong tulisan kung napapansin niyo. Sa sobrang tulis ng baba mo, dapat pangalan mo, Chinyo. Makinyay para kay Chinyo! At eto, pag yung GF o asawa ng kalaban ay maganda at sobrang blooming, sa battle dinadamay pa neto. Shout out nga pala sa lahat ng girlfriends ko. Huwag kayong masyadong assuming, di kayo madadamay dito. At sabi neto kay G-Spot, di daw siya mahahanapan ng butas. Pwes, rebelde ng Mindanao tong kaharap mo. Sanay akong magbigay ng butas. Oo, kaya kong magbigay ng butas. Gusto mo ng patunay? Ha? Ang ina ka. Butas! Yung bota o yung boots sa Bisaya kasi butas tawag doon ng mga butas yung mismong tawag doon sa boots, so ibigin daw ng butas. Nakatawa rin ito si Nikki. Ha? Ang ina ka. Butas! Sobrang pangit ko, tangina. Matik na yan. Sa lahat ng MC'ng pumasok dito sa venue, ako lang yung kinapkapan, tangina. Oh, pangit ako, tol. Yung mukha ko, di natatabla ng Photoshop. Ngayong nakipaglaro ka sa pangit na to, suicide aabuting mo. Hashtag Momo up. Kaya, kung lalaitin mo ako physical, di na ako magpapa-apekto sa'yo. Tandaan mo, bench model ka lang sinyo samantalang heartthrob ako. At Enigma, ano bang ginawa niya sa'yo? Hindi ko matandaan na ginawan kanya ng masama. Para ipaulit-ulit mo sa kanya itong sumpa. Oh, di ba ganyan ka? Galit na galit kapag Bisaya yung kalaban. Sarap mong bigyan ng sapak. Sinyo daswak. Diring-diri siya sa Bisaya, Pio yung ghostwriter si Sak. Pio yung ghostwriter si Sak. So yun nga, dito, simula na yung chismis na si Sak Maestro daw yung ghostwriter ni Sinyo dahil dun sa battle nila na parang may binanggit si Sak dun. Sarap mong bigyan ng sapak. Sinyo daswak. Diring-diri siya sa Bisaya, Pio yung ghostwriter si Sak. Whoa! Speaking of Sak, imaginary daw ang akong sex life. Loko, sana ikaw ay makarma. Magiging imaginary lang naman yung sex life ko, Sak, kung ang pangalan ko Plasma. Kaya sinyo, round mo na. Sige,
round mo na. Magribat ka na repa to the max. Pero binabalaan kita. Pag nakarinig ako ngayon ng malapikos machine na ribat, promise, hahampasin kita ng balot box. Okay, round 1 ni Nikki. May mga nakakatawa siyang moments doon. Yan nga, yung butas, yung iba, self-bashing sa sarili niya. Real talk, pangit ako. Yung puro ano eh, tira niya sa sarili niya, pero set up yun, tapos biglang titirahin niya si Sinyo. Tapos yung magka-ching kahulugan, okay din yun. Solid yung round 1 ni Nikki. Kumbaga, bilang Nikki, nagampanan niya yung dapat niyang gawin dito, yung style niya. Nakapagpatawa rin siya dito. May linya rin siyang solid yun nga, yung magka-ching kahulugan. Tapos, yung ender niya, hindi naman masasabi na malakas na malakas. Sakto lang. So, titingnan natin kung anong gagawin ni Sinyo dito sa round 1. Gago, matagal ko na yung pinatay. Tapos na yun, bay. Ako na ang rason ngayon kung ba't may pakusganay. Okay, rebat niya. Galing yun sa linya ni Sak din na sinasabi lagi ni Sak na siya yung dahilan kung ba't may pakusganay. So, dahil nabanggit ni Nikki si Sak, nairebat ni Sinyo. Solid. Batman yung costume. So nasan si Robin? Nagtataka ako bakit yung sidekick mo si Penguin. Solid na rebat yan. Freestyle. Si Penguin, yung kasama yung tinatawag niya kanina na Earl. So nagamit sa kanya yung pagsuot niya ng Batman. Okay, solid na mga rebattles dito ni Sinyo. Ka pa, tinipid mo naman, Brad. Batman yung costume, yung kapote, garbage bag. Pero saktong-sakto naman yan, bay. Kasi sa garbage bag na yan, dyan kita ilalagay. Solid, solid na rebuttal yun. Hindi lang niya, kumbaga, pinuna kung ano yung kapa niya na garbage bag na na-expound pa niya na nalugtungan pa niya doon ng naging atake pa na sakto by just sa garbage bag na yan, dyan kita ilalagay. Galing, galing ng opener ni Sinyo dito. Solid. Pero saktong-sakto naman yan, by. Kasi sa garbage bag na yan, dyan kita ilalagay. Sa Dabaw. Yo! Sayang na lang last week. Malamang nagtataka ka. Kasi wala pa akong sinasabi, nagre-react na sila. Ganito kasi yung mga itsura na kahit ituro mo lang, matatawa ka na. Kapangitan. Puta, sigurado ka? Alam na namin kung sinong pangit dito. Di na dapat pinagtatalunan pa. O siya, siya, siya. Ibahin na natin ang tema. Sabi ko, alam na namin kung sinong pangit dito. Di na dapat pinagtatalunan pa. O siya, siya, siya. Meron sa kanta. Alam nyo, title? Ayokong maging gwapo. Mapapugi. Hoy! Lakas mo naman, boy! Akala mo talaga meron pa siyang choice! Kung boy, hindi ka na magkakaroon pa ng pag-ibig na makulay. Kasi yung love life mo, drawing, di na yan magiging tunay. Habang buhay ka nang maghehentay! Napakalakas ng
delivery ni Sinyo. Kumbaga si Nikki, maganda na yung delivery. Dito mas tinapatan pa ni Sinyo, pati yung stage presence, iba rin yung charisma talaga ni Sinyo sa tao. Hindi man siya gumagamit ng mga komplikadong linya, sobrang simple lang, pero sobrang effective. Yun nga, yung mga banet niya kanina na, siya, tapos biglang, siya, tapos yung mga, yun, abang buhay ka ng maghihintay. Hindi naman naka-multi-syllables yung format ng mga tugma, pero yung kung paano niya pinipresenta sa tao, kumbaga hindi yung parang nagra-rap lang siya na parang kinabisado niya, talagang presentation, kumbaga kasama dun sa body language niya, sa facial expressions niya, kung saan siya titingin, alam niya kung paano gawin yun. So, yun yung mga strengths para sa akin ni Sinyo as a battle rapper. Kaya bay, kahit manggayuma ka pa, wala nang magagawa yun. Tigilan mo na yung kakalaki charm mo ng kondom! Napipikon, yung noo kumukunot. Pero in fairness, sawig mo si Crush. Bandikot! Pisot, heart trap ng daba. Crush Bandikot. Dati ano yun eh, nilalaro ko yun sa Sega. Saka sa PlayStation. Sa Sega ba? Hindi ko na maalala eh. Basta bago pa yung magka-PlayStation nun eh. PlayStation 3. Sa PlayStation 1 din yata may Crash Bandicoot. Hindi pala sa Sega. Hindi sa Sega. Wala pala nun sa Sega. Sa PlayStation 1 yata. Crash Bandicoot. Yung parang kamukha ni Tasmanian Devil. Kumukha mo si Crash Bandicoot, ni-rem niya dun sa pinuha niyong Bandicoot, yung pagka-bigkas. Yung noo kumukunot, pero in fairness, sawig mo si Crash Bandicoot! Pisot, heart trap ng Dabaw, so ano si Snap Prince Charming? Tapos lang i-grooming. Ganito magiging itsura ni Saito pag naging blooming. Pero speaking of blooming, umuputi ka na. Lux. Kasi balita ako, gumagamit na ng Lux. Pero ba't yung sayo di pahid? Yaks, nung nakita ko yung label, ang nakalagay, floor wax. Ano ka ba naman, Box? Di na yung tatalab sa'yo. No offense, bro. Kala ko nga namatayan kayo. Sobrang itim sa profile pic. Nag-condolence ako. Pero alam ko, ikaw ang anbularyo ng tugma. Ang pinagtataka ko lang, ba't di mo magamot yung sarili mong mukha? Alam mo, akala ko nga, member ka ng chakra. Kasi mukhang, yung mukha mo may sumpa! Akala mo ata, yung mga ganyang image, nakakadagdag ng angas. Chakra, yung grupo nila Smug, nila Flick G, nila Abaddon. Yung mga AKA kasi nila nun. Una, ikalawa, ikatlong sumpa, ikaapat na sumpa, ikalimang sumpa. Akala ko nga, member ka ng chakra. Kasi mukhang, yung mukha mo may sumpa! Akala mo ata, yung mga ganyang image, nakakadagdag ng angas. Biruin mo ha, ikaw tong albularyo, pero parang, mas kailangan mo yung tawas. Okay yun, nilagyan niya ng, ikaw yung albularyo, pero, nilagyan, ikaw yung mas may kailangan ng tawas. Okay. Nakakadagdag ng angas. Biruin mo ha, ikaw tong albularyo, pero parang mas kailangan mo yung tawas. Kungas! Pasalamat ka't hindi ako pumunta dito para manggulo, Brad. Alam kong kamag-anak mo si Ed, kasi yung bunga nga mo kaluwag. Bangag ka!
kahit na mag-anib-anib pa kayo ng yung mga kaanib, Mika Titing. Wala akong nararamdamang panganib kasi ba't ako matatakot sa albularyo? Eh, yung debut battle ko, meron na akong sanib. Rick, alam ko na kung bakit ka nagpatawag ng albularyo. Kasi alam mo na kada punchline ko may impacto. Oo, ako yan, Andrew Ruiz, ako, maybe. Pero Puch, pag nagseryoso, kaya babala ko to sa'yo, mali ka ng ginagambalang espiritu. Okay, solid yung round 1 ni Sinyo na yun. Mas malakas yung ender niya, pati yung pangbungad niya, pati yung mga gitna niya. Malakas yung kay Nikki, pero natapatan ni Sinyo dito sa lahat ng aspeto. Sa patawa, sa angulo, sa lalo na sa yung rebuttals niya, pati yung pagsita niya sa kasuotan ni Nikki, yung may freestyle, yung garbage bag, ang lakas nun, pati yung ender niya na may impacto, tapos albularyo, matagal na siyang may sanib ng debut battle niya, kasi yun yung ginamit niyang style dati nung pinakaunang battle niya, yung parang sinasapian siya ng iba't ibang rappers. So lakas nun. Para sa akin, round 1 kay Sinyo to. Malinaw. So, tingnan natin yung round 2. Pinatay na daw niya si Zach. Puta, wala kang konsensya. Ghostwriter mo siya. Abangan mo yung round 2 ko. Meron akong ebidensya. Pero ngayon, di na niya ghostwriter si Zach. Alam niyo ba kung bakit, mga pre? Okay. Wala eh. May tips din na kasi. Yung round 2 ko, kailangan ko ng katahimikan. Kasi medyo seryoso. Kaya, kayo na bahalang umusga kung nagsasabi ako ng kasinungalingan o totoo, game? Game! Yo! Nung una, lagi mong pinagyayabang yung abs mo. Sinyo, walang yaka. Pag kinumpara mo yung abs mo sa ab ko, panigurado mapapahiya ka. Kasi itong ab ko, nag-iisa. Pero sadyang kakaiba. Kasi tingnan nyo naman, mga repa. Puta, yung ab ko, may ab pa. Kaya, kung usapang abs lang, ekis yan sayo. Bibilib lang ako sa mga yan kung kaya nilang gawin ang ganito. Diba ang galing? Lahat napapahanga. Pag gumiling, trending, mala Dante Gulapa. Pero gawin natin konting classic to. Game! Tangina mo sinyo! Ole! 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 Tapusin! Tapusin! Sa gantong prinsipe ng ribat, kasi sa pagbabalik sadyang mapapahanga ka. Sa sobrang galing niyang magbalik, kaya niyang bumalik sa bahay nila galing pambababae sa event ng di alam ng asawa niya. Ako nga eh, nagulat. Yung PM, di ko inaasahan. Sa katunayan, bilang katibayan, Bisarmento ora mismo, kaya kong magbanggit ng dalawang pangalan. Ano?
basta ang sabi, yung isa, fan mo. Tapos yung isa, organizer. Mahiya ka naman. Ang hilig mong pumasok-pasok sa ganyan, eh, ang bilis mo naman daw labasan. Talaga? 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 Kinantot mo yung event organizer na maganda, kahit kailan di ko yan magagawa, tanga. Yung mukha ni Sinyo seryoso na dito eh. Siya lang hindi nakangiti dito sa lahat ng tao dito sa loob ng theater dito. Okay yung sinabi ni Nikki dito na hindi ko yan magagawa, tanga. Double meaning. Organizer na maganda, hindi ko yan magagawa, tanga. Kinantot mo yung event organizer na maganda, kahit kailan di ko yan magagawa, tanga. Kasi alam ko sa sarili ko na walang papatol sa aking event organizer na maganda. Yan! Dapat hindi na niya in-explain eh. Kasi bumenta na yung linya eh. Sayang. Parang namatay pa tuloy yung joke dun. Okay. Kasi alam ko sa sarili ko na walang papatol sa aking event organizer na maganda. Yan! Yan! Yan yung idol nyo! Magbibigay siya ng motibo tapos dadaanin ka sa matamis na salita. Binansagan pa namang copyright at outright yung grupo pero ang hilig mga liwa. Kaya, huwag kayong padadala. Huwag kayong padadala. Kayo'y aking binabalaan. Sakit nito, malasnab, HIV, humag-iyot biyan! HIV, humag-iyot biyan. Sa Tagalog, pagkatapos si Bakin, iiwanan. Sa nilaro niya yun sa HIV. Sakit nito, malasnab, HIV, humag-iyot biyan! Ghostwriter issue. Maganda to. Nung laban mo kay Aklas, 50-70% sa mga linya mo galing sa maestro, di ba? Ha? Tulad ng Welcome Back Tol, Murder Breath Kill at marami pang iba. Kaso nga lang, nag-choke ka. Kasi sa bigat ng binigay na linya niya, yung utak mo bumigay at nabaklas. Kaya yung resulta, itong sinyo nagmukhang magsasaka ng Hacienda Luisita kasi bumagsak nung nag-aklas. Tapos, sa battle mo kay Batang Rebelde, yung skemang, pag hinampas kita ng combat shoes, yun ang literal na child abuse. Whoa! Galing! Galing yung sa maestro! Tapos yung linyang KOTD, knockout si Tip CD, galing din yun sa maestro! Di ba, Sak? Sinabi mo sa akin yan 6 years ago. Di go sa event, wala pa ako sa flip-top. Di ba? O ano? De-deny mo na. Ano yan? Tanga-tangahan? Ganyan naman talaga pag-addict kapag nahuli. Nagmamaang-maangan.
Di lang yan. Marami pa. Marami, marami, marami pa. Pero sa ngayon, bibitinin ko muna kayong mga bay. Pero huwag kayong mag-alala. Babalikan natin ang issue na yan next year pag nakaharap ko na yung maestro sa susunod na pakusganay. Yung round 2 ni Nikki, medyo stretched, marami siyang fillers, marami siyang mga puro, kumbaga, imbis na tuloy-tuloy na rap, medyo puro mga stretched na mga ganun, marami siyang ganun na parts doon. Tapos nakakatawa pa rin naman, dinubad na niya yung costume niya, nag-aklas na siya, tapos nag-personal siya kay Sinyo. Yung mga pambababae ni Sinyo, pati yung ghostwriting issue, yun yung tinalakay niya dito. Okay pa rin naman pagdating sa performance para sa akin. Pero mas, para lang sa akin, mas natripan ko yung round 1 niya. Parang tingin ko mas malakas yung round 1 ni Nikki kumpara dito sa round 2 niya. Although nakakatawa pa rin. So tingnan natin yung round 2 ni Sinyo. Walang kwentas na tangina ka. Talagang marami akong babae. Kabit-kabit, puro magaganda. Ikaw may kabit ka din, di ba? Dati may nakakabit sa yung kalesa. Panay pa rinig nung huling taon. Gusto daw akong kalabanin. Ngayong tinanggap ko ang yung hamon. Wag na wag mo kong sisisihin. Kaya ako lang naman binigyan to ng atensyon kasi alam kong patay to sa akin. Hindi niya lang maamin. Pero ito'y gante sa ginawa mo sa kanyang pandi-discriminate. Kaya wag ka munang mag-celebrate, gago, ganun kanya. Kahit karir mo, di na nga tumatakbo. Tapos, binigyan ka pa ng break! Pero teka muna, wait. Naalala ko nung tryouts, puta, grabe, kabubuhan. Kasi sabi niya sa kalaban, ang talunin ka sa battle na to, madali lang. Parang first at last letter ng pangalan mo. Very easy. Very easy. Tangina naman. Yung A at Z doon, asaan? Eh, ang kalaban mo, si Ran. Sige, asaan? Asaan, putang ina mo? Pero di lang yan, kasi mas malala to. Hindi ka bagay sa 1,000 mong TF. Bagay sa'yo, 20 piso. Kasi, kurnito. Nge! So pwede pala akong bumanat ng mga linyang. Kaya kami di nag-champion sa 2x2 kasi DPD. Lakas nun, DPD, 2x2, DPD, tsaka yung di pwede. Galing ng pamimiloso po niya dito. Okay. Kaya kami di nag-champion sa 2x2 kasi DPD. Yon, Nikki. So yung utak mo at bilat ng GF mo, iisa. Kasi paniguradong bubuka. Kung di mo nag-gets talagang bubuka, buang ka, bugo pa. Alam mo ba, may mga bagay-bagay lang talaga na binabagayan yung mukha mo. Kaya sana matanggap mo na sadyang may mga bagay sa mundo na di naman bagay sa'yo. Alam mo kung anong bagay sa'yo? Si Hisuka, bagay kayo. Yan ang nababagay sa'yo. Kaya payo ko sa mga dalaga, pag naging boyfriend nyo si Nikki, tangina, wag na. Tignan nyo naman yung itsura, parang araw-araw, bubungangaan ka. Anong gawin mo sa buhay, tangina ka? Sali ka ng isa buhay, tapos magpakamatay ka. Kasi kung pupunahin mo pa na di kami nag-champion, puta kapal naman ang iyong face. Ikaw nga, sumali ka ng isa buhay eh. Di man lang umabot ng second stage. At least yung tandem namin ni Tipsy, mala powerhouse. Ikaw, try mo siya yayain mag-2x2. Tawag sa tandem nyo, Nikki Mouse. Thank you.
Eugene. Tapos si Krega sa Aksiro ay Ryzen, Mokoro at Yomi. Puta comedy. Baka Tito Vic and Joey kasi sidekick ka lang, Nikki Di Horsey. Kaya Dr. Ichigaki, hindi ka nababagay sa aking 100%. Kahit magtulong-tulong pa kayo mga putang ina nyo. Kaya paano mo? Ghostwriter reference yata yun. Parang naalala ko yung Dr. Ichigaki na yun. Tapos Taguro. Hindi ka nababagay sa aking 100%. Kahit magtulong-tulong pa kayo mga putang ina nyo. Kaya paano mo nasabi na ikaw si Eugene? Eh ang kamukha mo yung mga sumisigaw ng tapusin. Pero kung tutusin, ikaw si Vincent. Kasi may third eye ka. Gwapong-gwapo ka sa sarili mo, pero di makita ng iba. At saka, bakit mo ba laging sinasabing, ikaw si ganyan, ikaw si ganito, dinaig mo pa si Sensui sa dami ng pagkatao? Oo, tinapat ka lang ni Anigba sa akin para mag-boom yung karir mo. Kasi sakto, estilo ko, mga malakaraso, laging may pasabog to. Laban dito, sa bida-bida, sus, kayabangan lang alam nito. Ah, kaya pala, malajinda, kasi puro kahanginan mga punches mo. Writer references ginamit niya dito. Karasu, Jinda. Si Karasu yung may bomba, Jinda yung may whirlwind, yung mga suntok. Okay. Ako, mga linya ko, paniguradong tatatak sa ulo mo. Babakat na para bang marka ni Master Jericho. Master Jericho yung may tatak yata dito. Okay, yun yung round 2 ni Sinyo. Malakas din yung round 2 ni Sinyo. Actually, parehas malakas yung round 2 nila. Dikit lang yung para sa akin itong round 2 nila. Pero mas nalakasan ako pareho sa round 1 nilang dalawa. Tingin ko dito sa round 2, parang mas maraming naipasok si Sinyo na linya. Dahil medyo stretched nga yung round ni Nikki dahil sa mga fillers. Okay yung ghostwriter reference ni Sinyo dito. Siguro dikit tong round 2 para sa akin. Para sa akin lamang lang ng konti si Sinyo dito sa round 2. Pinakamalakas pa rin ang round nila so far yung round 1 nila pareho. So round 1 kay Sinyo. Round 2, bahagyang lamang para kay Sinyo. Tignan natin to round 3. Wow, talaga Sinyo. Sobrang galing mag-rebat. Magaling ka palang mag-rebat, pero bakit di mo nirebat yung pagsusulat ni Zack? Yo, sabi niya, yung mga haters niya raw sikat. Take note sikat. Doon ka sa akin sumabit. Kasi di ko matandaan sa buong buhay ko sinyo na sa'yo ako'y nakaramdam ng galit. Pero sabihin natin na yung mga haters mo sikat. Sige, sabihin natin. Ibig sabihin, haters mo sina Kuya Jericho Rosales, Kuya Daniel Padilla, at Kuya Dingdong Dantes. Yun ba ibig ko sabihin? Yes. Kasi kung ganon, edi wow! Amaw! Yung asawa niyang mukhang jablo na mahilig sa blowjob. Nakakasuka. Ayoy. Yung ugali katumbas ng dalawang Doncic ng Dallas Mavs kasi luka-luka. At diba? Dalawang Doncic, luka-luka. Si Doncic yung star player ng Dallas Mavericks, Luka kasi yung first name nun, Luka Doncic. Ayoy. Yung ugali katumbas ng dalawang Doncic ng Dallas Mavs kasi luka-luka.
At di ba, inggit na inggit ka sa joga ni Ann, kasi nga daw malaman at sobrang bless. Yung joga kasi ni Be, ang liit, pag hinawakan mo, dapat pa ganyan, para kang naglalaro ng chess. At mga bes, hindi daw si Shea ang naka-first blood kay Ann. Pinagsigawan pa talaga. Eh di rin naman ikaw ang naka-first blood kay B, di ba? Sa madaling salita, pareho lang kayo, tanga! Tapos may pa-finger-finger of death ka pa. Nagdo-Dota reference pa si Gago. Kung naging Dota character man tayo, probably ay amaskar. Tapos ikaw, fuck you! Ano sa inyo? Di ba sinabi sa iyo ni Bay Sarmiento na ex niya ako? Nagawa niya dito yung ginawa ni Sinyo kay Shea. Parang ginaya niya reference dun sa laban nila ni Shea. Nakaka-virgin ko lang sa kanya nung nag-first sex kayo. Siloso ka, pre. 666 oras lang naging kami. Grabe, wala akong masabi. Sa dami kasi ng putukan na nangyari kala ko giyera sa Marawi. Pero, alam kong di kami magtatagal ni Be. But honestly, until now, I miss her all the time. Naaalala ko nga dati, lagi ko siyang pinuputukan ng AK-47 at 22 kasi gustong gusto niya yung 69. At alam nyo ba ang crime ng maganda si Ann Mateo? No. Mataba si B. Sarmiento. Limang babae lang ang kilala kong sobrang taba. Yung pinakasa buong mundo. Una, si Eman Amid ng Egypt. Egypt! Egypt. Kahit si Inyo natawa eh. Egypt. Buong mundo. Una, si Eman Amid ng Egypt. Egypt! Pangalawa, Rosalie Bradley ng US. Tapos yung tatlo, asawa mo. Kasi, sobrang taba ng asawa mo. Laging may bit-bit na margarin. Lahat ng picture niya sa bahay naka-billboard size na tarpaulin. Kasi sobrang taba ng asawa mo. Huwag mo nang ipagkaila. Pag pumasok siya sa PBB, kaya niya kunin ang slot ng Big Four mag-isa. Kasi sobrang taba ng asawa mo. Huwag mo nang itanggi. Nung pinanganak siya ng putang ina niya, ganito na siya kalaki. Kasi sobrang taba ng asawa mo. Yung pantalon ni Crazy Mix, sa kanya nagiging skinny jeans. Pag nagutom, kayang umubos ng isang buong lechon, isang sakong bigas at 10 kilong magic beans. Kasi sobrang taba ng asawa mo. Di ko yan tatantanan. Pag nanood siya ng flip top, kailangan pa ni Anigma ng 10 bouncer para siya ay kapkapan. Kasi sobrang taba ng asawa mo. Pero magre-rebato. Sobrang taba ng asawa ko, pero mahal na mahal ko siya. Putang ina! Mahal mo naman pala, ba't sa iba kumakantot ka pa? Oh, baka sabihin ng hurado,
na yung mga linya ko didirekta kay Gago. Hindi naman kasi ito rap battle. For some to! Kaya Enigma, salamat sa'yo. Kasi ngayong gabi, tinapat mo na sa akin yung Joker. Binigay mo na sa akin yung pangarap ko na battle. Sa wakas, makakapag-isa buhay na ako next year. Okay yung round 3 ni Nikki. Majority ng rounds niya nakadirekta sa asawa ni Sinyo. Puro fat jokes. Medyo, siguro dahil din sa pace ng ginawa niya, yung kung gano'n niya ini-stretch yung delivery niya, medyo naging dragging yung part na yun. Yung sobrang taba ng asawa mo. Kumbaga, kung merong mga nagmamadali sa battle na mabilis yung pace, meron din naman ng parang halimbawa dito, parang medyo na-stretch ng todo dahil sa mga side comments, sa mga ad-libs, sa mga filler lines. Kumbaga, parang nakangawit siya panoorin. Parang sobrang kaya mo ng, sa sobrang bagal ng pace, parang nai-imagine mo na kung paano niya i-end yung mga linya niya. So, tingin ko dito yung progression ng mga linya para sa akin, yung mga rounds para sa akin ni Nikki. Round 1 niya yung pinakamalakas, sunod round 2, tapos round 3 yung pinakamahina niya. So, medyo pababa yung kumbaga yung quality ng rounds niya para sa akin dito. Although, performance-wise, nagampana naman niya ng maayos. Hindi siya nag-choke. Malinaw yung delivery niya. Yun lang, yun ang napansin ko, yung pace, pati yung quality ng sulat niya. Parang nandun sa round 1 lahat ng malalakas na linya niya. Tapos sa round 2, round 3, medyo sa angulo na siya nag-rely. Pero yun nga, yung sa pace, medyo nabagalan ako, medyo stretched out yung pace niya. Tignan natin itong round 3 ni Sinyo. Yo, sige, para matapos i-rematch mo na lang kami ni Hansel. Kaya pala may dalang garbage bag to. Puro linya ko nire-recycle. Linya ko, punchline mo, gago ka. Pinagtatanggol pa si Ann. Wow, gentleman. Kala mo, tipi nagjakulan. Bago mo siya ipagtanggol, lumugar ka muna, Brad. Bago mo ipagtanggol yon, unahin mo muna yung girlfriend ni Kamandag. Kasi mali yung ginawa ko kay Ann. Tama ka naman doon. Pero yung ginawa ko sa kanya, bagay lang kay Shay yun. At oo, tama ka. Hindi nga si B ang pinakamagandang nakilala ko. Pero siya naman ang pinakamagandang dumating sa buhay ko. Crowd doon, especially yung mga babae, kiligan. Yo! Oo, ako ang dayo. Kaya dinayo pa kita para lang pagmukhaing dayo ka dito. Hindi ka kasi pandayo. Yung point mo ba nakuha? Pag home court, ang lalakas. Pero pag sa labas, ang hihina. Pinaka nakakatawa sa Davao, pero pinagtatawanan sa Maynila. Tapos susunod na sinyo, parang insulto naman yun sa akin. Eh gumagawa ka lang ng eksena para mapansin, mapalikod man o harap ng camera, ako'y pinoproject pa rin. Extra ka lang dito, masakit man natanggapin yan ang rason kung ba't hanggang ngayon, you're always behind the scene. Kaya sino pa? Sino siya? Sino nga ba si Nikki? Ang nawawalang anak ni Aling Vicky. Nung nalaman ko kung bakit Nikki pangalan neto yung reason ng banges, kasi ang paborito niya daw na sapatos, Nikki Cortez. Nang ina... accent yan, Ilonggo. Ilonggo na accent yung ginagamit. Ko kung bakit Nikki pangalan neto yung reason ng banges, kasi ang paborito niya daw na sapatos, Nikki Cortez.
Tang ina, bes, nakakainis. Sino bang nagpangalan sa'yo si Resh? Pues, hindi ka na dapat mabahala. Huwag ka nang magtampo. Kasi ngayong gabi ako na ang magbibigay ng pangalan sa iyo. Junel. Oh, mas bagay, di ba? Saktong-sakto pa sa kulay niyang dilima. Dilima, Laila Dilima reference. Dilima. Rick, ano ba? Tinatansya mo ba ako? Alam mo namang planchado to magtrabaho. Ba't binigyan mo pa ako ng kabayo? Di ko masakyan yung trip mo. Kasi para lang... Ganda linya, no? Planchado ako magtrabaho. Bakit binigyan mo ako ng kabayo? Rick, ano ba? Tinatansya mo ba ako? Alam mo namang planchado to magtrabaho. Ba't binigyan mo pa ako ng kabayo? Di ko masakyan yung trip mo. Kasi para lang tong politiko, magaling lang pag tumatakbo. Oo, oh, magaling lang to pag tumatakbo. Oo, oh, sa akin wala namang case. Meron lang akong bakit na tanong. Ano bang klaseng style yun, Chong? Dapat binigay mo na kabayo sa akin yung extra strong. Kaya yung sinasabi mo, TF lang ang habol. Case, Ano bang klaseng style yun, Chong? Stallion, yung style. Oo! Oh, magaling lang to pag tumatakbo. Oo, oh, sa akin wala namang case. Meron lang akong bakit na tanong. Galing. Puro mga beer na reference. Walang case. Bakit na tanong? Stallion, Chong. Tapos extra strong. Stallion yung red horse na stallion. Ano bang klaseng style yun, Chong? Dapat binigay mo na kabayo sa akin yung extra strong. Kaya yung sina... Tapos nakakabit pa rin dun sa kabayo reference kay Nikki. Sabi mo, TF lang ang habol ko dito. Paano? E 500 lang naman ang nakapatong sa ulo ng kabayong to. Ganyan pa talaga horsepower mo? Umamin ka nga. Kasi balita ako, nung nasa PT ka pa lang, sumisipa ka na. Ah, kaya pala, gustong magbenta ng tiket, mautak. Bagay nga sa'yo yung bansag na kabayo sa lakas mong kumikbak. Kaya fuck you! Ang daming nirereklamo. Nakesyo, stop your fucking discrimination. Puta sana ni rally mo. Pero speaking of rally, parang napaisip ako. Kasi kung si Balakid makibaka, ikaw makibao! Ano, Dancing King? Anong paborito mong sayawin, Dancing Queen? Kung yan ang basihan mo ng pagiging magaling, abate ka. Yung mga dance step mo, pang sumba ako pamatay bawat galaw ko. Kapuera! Kaya punyeta! You got served what you deserve sa lahat ng ginawa mong kahiyan dito sa flip top. Ikaw tong puro galaw at puro sayaw. Pero karir mo, di naman nag-i-step up. Kaya sobrang wak! Ito po sayaw naman kasi dati may battle si... Nikki kay Lil Jon yata yun, sumayaw silang dalawa, Dancing King daw siya. So sabi niya dito, mga dance steps daw, sabi ni Sinyo, dance steps niya pang capoeira o yung martial arts na may gumagamit ng sayaw. Ito yung ginagamit ni Eddie Gordo sa Tekken. Tapos puro dancing reference, step up. Okay to. Deserve sa lahat ng ginawa mong kahiyan dito sa flip top. Ikaw tong puro galaw at puro sayaw. Pero karir mo, di naman nag-i-step up. Kaya sobrang wak, desperado galawan. Harakiri daw, pues pagbangga mo saki kami kasi. Ito na ang iyong huling sayaw. Lakas, pagkas ng step up, ano yun eh, movie ito sa sayaw. Tapos, Harakiri, biglang kamikaze, huling sayaw yung kanta ng kamikaze. Tapos nakakabit din yung harakiri tsaka kamikaze na nasa kultura ng Hapon, parehong pag-suicide. Kung yung harakiri, suicide na pag halimbawa nakaramdam ng dishonor, yung magsasaksak ng katana sa chan. Yung ano naman, yung kamikaze, yung eroplano, yung ibinabangga nila kumbaga sa mga suicide na approach para halimbawa wala nang bala yung aeroplano,
ibabangga nila sa mga barko, yung mga eroplano nila, yung mga tora-tora ng Hapon. So, ang galing ng pagkasulat nitong round 3 niya. Para sa akin, ito yung pinakamalakas na round ni Sinyo. Baga baon na baon yung round 3 ni Nikki dito. So, para sa akin, kung first round ni Nikki, pinakamalakas niya. Sunod round 2, sunod round 3. Para sa akin naman, round 3 ni Sinyo yung pinakamalakas niya. Sunod round 1, sunod yung round 2. So, all 3 rounds, ibigay ko to kay Sinyo. Lalo na yung round 1 tsaka round 3, malinaw na kay Sinyo yun. Sa round 2 lang sila nagdikit, pero kay Sinyo ko pa rin binigay. Tingnan natin yung scoring ng judges. Lift up ang Oscar Knight 5, Sinyo versus Nikki. Maging guys 1 beses, para sa kanilang pareho. Magingay tayo lahat, para sa atin lahat dito, uling beses o. Shoutout ulit palagi. Boto ng Urado 5-0. Magingay tayo lahat para kay Sinyo. Okay, 5-0 para kay Sinyo. Isa to sa mga pinakamalalakas siguro na performances na napanood ko kay Sinyo. Si Nikki din, malakas yung performance niya dito. Talagang outclassed lang siya no, sa maraming aspeto ni Sinyo dito sa laban na to. So, na-enjoy ko itong laban na to. Maraming salamat sa nag-request na to. Sa mga nag-request dyan. Abangan nyo lang yung mga request nyo, mapapagbigyan yan isa-isa. So, ingat kayo lahat. Abangan pa yung mga susunod na uploads. Hanggang dito na lang. Peace. I'm out.